is about asset and liabilities. So if you want to get rich, know first the meaning of asset and liabilities. So what is asset? Simple lang na definition ang nahanap ko sa YouTube with my idol Robert Kiyosaki, the author of Rich Dad Poor, the best selling books. He's the author of this selling books, Rich Dad Poor Dad. So sabi ni Robert Kiyosaki is assets puts money on your pocket while liabilities take money out of your pocket. So ano ibig sabihin nun? Sabihin natin ng mga example ang asset. Ikaw tatanungin kita, ang bahay ba ay asset or liabilities? So give yourself an answer. Think it. Mag-isip ka ngayon, tingnan mo kung tama yung magiging sagot mo. So bigyan kita ng ilang segundo para mag-isip. Is it an asset or liabilities yung house? So yun, ang bahay, pag tinirhan natin to o dito tayo nakatira, hindi siya magiging asset. So siya ay liabilities. Why? Because pag tinirhan mo yung bahay, ikaw yung magbabayad ng kuryente, ng repair, ng water, ng kung ano-ano pa, di ba? So meaning naglalabas ka ng pera, puro palabas lang. Ang bahay, pwede rin siya maging asset kasi kung ito ay parerentahan mo. So advice ko sa mga OFW na may bahay na, kahit may bahay na tayo na naipundan, sarili natin bahay, tinitira natin, dapat mag-invest pa rin tayo ng another house or condominium. Kasi time will come, mapapagod ka, magre-retire ka. So it's not about kung how much savings you have in your pocket or in your bank account, pero hindi yun sa pagtanda mo. At pag-uusapan natin yan in another topic. So back to the word asset. So tapos natin yung bahay, pwede siyang asset, pwede siyang liabilities. So how about the car? Yun, sasakyan. So ang sasakyan magiging asset siya kung paupa mo siya or magbibigay sa'yo ng income like pampasada, Uber or Grab. So yun, nagbibigay sa'yo ng income, that is an asset. So ang kotse, magiging liabilities lang ito kung gagawin mo siyang pamporma, papogi, ganyan. Tapos hindi naman sa'yo nagbibigay ng income. So maglalabas ng pera. Bakit? Kasi pang gasolina, pang repair, pang may nasira. Tapos nagde-depreciate pa yung value nito. So hindi talaga siya asset. So puro palabas ng pera at tapos yung value nga niya is nagde-depreciate. So meaning once you buy the car as a liabilities, tapos nagamit mo na ito in a few months, years, so mura na siya yung value niya. Mura na pag binenta mo, hindi mo siya pwede ibenta ng same price or more than the price you bought or you buy. So ano na siya, nag-depreciate na nga yung value. So another example is cellphone. Sige, pag-usapan natin ng cellphone. Is it an asset or liabilities? Ang sagot mo. So tama, pwede siyang asset, pwede liabilities. Kasi ang cellphone, pag ginamit mo siya ng pang business, like networking, online, mag-post ka ng mga panindam sa Facebook, that will give you income, we can call that your mobile as an asset. Kasi nagbibigay sa'yo ng pera, di ba? So, pero pag magiging liabilities siya, kasi kung ito ay ginagamit mo lang pang selfie sa Facebook, pang YouTube, panonood ng kung ano-ano, mga negative news, tapos paglalaro ng ML games ba yun? Hindi ako masyado updated sa mga games niya kasi wala akong YouTube. So yun, kung puro ganun lang ginagawas mo sa mobile mo, or kaya pamporma mo lang kasi, or kasi may bagong latest phone na naman na ni-launch, tapos update ka ng update ng cellphone just to show everyone na you can afford that phone, but
it doesn't give you a source of income, so it's a liability sa'yo. So nauubos lang din yung pera mo kasi yun nga, update ka ng update ng bago. Tapos at sabi ko nga kanina, nag-depreciate din ang value nito dahil every time o every year maraming lumalabas na bagong cellphone, di ba? So yung mga nauna, mura na sila, pabagsak presyo, depreciating the value. So yun ang mga tatlong simpleng tatlong example ng asset and liabilities. So ulitin natin, ang asset gives money on your pocket while liabilities take money out of your pocket. So ngayon, nung maintindihan ko yung meaning nito, actually it was 2 years ago lang na naintindihan ko na dalawang klase lang pala ang binibili ng tao, is asset and liabilities. So yung pagkain, pag binili natin, kinain na natin, liabilities yun kasi gumastos tayo. Pero kung yung pagkain, binili mo, tapos itininda mo ulit, that is an asset. So magbibigay sa'yo ng extra income, okay? That's a simple definition ng asset and liabilities. Kuha nyo? So nung maintindihan ko nga yan, 2 years ago, kasi yung liabilities, hindi naman natin talaga maiiwasan. Kailangan din natin yan in daily life. But may, nung maintindihan ko nga siya, nag-invest ako ng, at least meron akong asset like real estate. For me, that's the best investment we will have. Why? Because pag tumanda tayo at napagod, nag-retire tayo, kasi darating tayo doon, wala na yung magagawa niyan. Lahat tayo pupunta sa pagtanda at sa pagkamatay. So, dapat nagbibuild ka ng asset, especially habang malakas at bata ka pa. At least 30% ng salary mo, ilagay mo sa asset para time will come, pag nagbunga ito at nang tumanda na tayo, nag-retire na tayo, meron pa rin tayong another sources of income. So yun yung tinuturo ko lagi na dapat meron tayong, marami tayong sources of income. So yun nga, so habang nagtatrabaho tayo, let's build an asset. Okay? Huwag puro liabilities, puro gadget, cellphone, laptop, cameras na hindi naman sa atin nakakatulong o nagbibigay ng income. So dapat, yun nga, kahit mas madalas tayong bumili ng liabilities, dapat even one asset meron ka sa buhay mo. And time will come, mapapaimana mo ito sa mga mahal mo sa buhay through next generation. At least mawala man tayo sa mundo, meron tayong naiwang pamana sa kanila, di ba? Hindi man, at least meron silang pagkakakitaan na lifetime. Okay? So, muli po, maraming salamat po. Ito po muli si Ayok Love and yung Kuya Bat na nag-iiwan at nagsasabing all we need is love. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye! Thank you for watching Ayok Love. Don't forget to like, share, and subscribe. All you need is love. God bless.